Yung mga idol, nang dahil sa isang bakuna na halos kagat lamang ng langgam at kasing sakit kapag ikaw ay natulian, namimiligro na mawalan ng pera si Uncle Drew, Kyrie Irving. Si Kevin Durant at Kyrie Irving ay nasaan sana na package deal para sa Brooklyn. Silang dalawa ay sabay na dumating sa Brooklyn ng parehong panahon at inaasahan na magdadala ng titulo sa Brooklyn ngayong paparating na season. Ang layunin ay ganoon pa rin naman, pero hindi na nga lamang kasama si Uncle Drew dahil ang Brooklyn Nets ay hindi papayagang maglaro si Kyrie Irving hanggang wala siyang bakuna. Nauna nang sinabi ni Uncle Drew na hindi siya magpapabakuna, katwiran niya, katawan niya iyon, desisyon niya kung ano ang gugustuhin niya. At kung naisip ninyo mga kabolto kung nagagalit si Kevin Durant kay Kyrie Irving dahil sa inaasal nito, well, nagkakamali kayo. Sinabi ni Kevin Durant, ang superstar sa Brooklyn, na hindi daw magbabago ang sitwasyon kung magagalit lamang siya kay Uncle Drew. Nito lamang nakaraang mga araw, nagdesisyon na nga ang Brooklyn Nets. Hindi na nila bibigyan ng extension contract si Kyrie Irving. Masasayang tuloy ang $187 million na nag-aabang sana kay Uncle Drew. Malakas ang loob ngayon ng front office ng Brooklyn ni hindi nila ooperan kaagad ng kontrata si Kyrie Irving dahil nga naman, bibigyan mo ng kontrata ang taong hindi naman makapaglalaro. Pero ang lahat ng yan ay maaari pa namang magbago. Dahil sa oras na magpaturok lamang si Kyrie Irving, babalik na sa normal ang lahat. At samantala sa ibang ball talk naman, forward o center position, tiyak na starting five pa rin si Anthony Davis ng LA Lakers. Ngunit hindi pa rin malinaw kung si Anthony Davis, DeAndre Jordan o si Dwight Howard ang magiging starting center ng LA. Ayon kay Frank Vogel, ang head coach ng Lakers, pinag-iisipan pa rin niya kung formal nilang gagawing starting five si Anthony Davis o mamimili kay Howard at kay Jordan kung sino ang isasabay kay Davis at si Davis na lamang ang 4. Nakita naman natin sa mga nakaraang laro nila sa preseason game, nag-experiment talaga si Frank Vogel sa mga big man at ang lahat ay nagresulta sa pagkatalo. Pero hindi daw isinasantabi ni Frank Vogel na si Dwight Howard ay maging starting five dahil hindi pa buo ang desisyon niya para sa starting center na gagamitin sa pagbubukas ng regular season. Pero kahit na ganon, si Dwight Howard pa rin ay epektibo lalo na sa bench ng Lakers dahil nasubukan na siya ng 2 taon na ang nakakaraan nang magbigay ng boost sa bench ng Lakers. Ayon sa NBA.com, ang Lakers ay mas mahusay kung pinagsasabay si DeAndre Jordan at Anthony Davis. Nabibigyan ng plus 20.2 points kapag silang dalawa ay magkasama. Pero iyan ay sa preseason game lamang, kaya sinasabi ng nakararami, nagbabagong laro kapag regular season na at tumataas pa kapag playoffs time.